Pagpasok ko sa conference room, madami ng tao, wala ng available seat, kaya inikot ko pa ang mata ko sa mga taong abala din. Abala din sa pagtingin sakin, bigla tuloy akong nailang, kaya dir-diretso na lang akong pumasok at umupo sa kung saan dot may nakita pa akong bakante. Nasa harap ko lang sila Kuya Matt at Tito Will, may sinesenyat si Kuya, pero hindi ko naman maintindihan. Magtatanong sana ako, kaso bigla nang nagsalita yung speaker sa loob. Ganito lang pala yun, makikinig ka lang sa taong nagre-report sa harapan. Pero kung may mga taong at hindi ka maintindihan, pwede ka namang magtanong, yun yung nakikita ko sa kanila. Dalia, do you have questions iha? Nanlaki ang mata ko nang bigla akong tawagin ni Tito Will. Para akong estudyante sa school na may graded recitation, pero wala akong KD idea kung anong sasabihin. I'm good, Tito. I need to learn more to say what's wrong in her report. Sagot ko dito, kaya napatango naman si Tito. Narinig ko pang nagbulungan ang yung mga kasama sa table. Mr. Roosevelt, do you have any concerns? Para akong nanigas nang biglang sabihin yun ng babae na sa harap namin. Gusto kong iikot ang paningin ko. Kung andito nga siya pero masyado na atang nanigas ang katawan ko, at hindi ko na mag-alaw. Don't look at my cousin as if she's a prey, dinig kong saway ni Kuya Matt, kaya napatingin ako sa kanya. Sinundan ko kung saan natuon ang tingin niya, at parang gusto ko nang kainin ng lupa, nang ma-realize kung saan nakaupo ang lalaking hinahanap ko. Sorry bro, I'm just amazed my wife doesn't bother to look at me even just a glance. Nakakasakit pala ng damdamin na parang hindi ka kilala ng sarili mong asawa, diretso niyang sabi habang nakatitig sa akin. Naikuyong ko na lang ang sarili kung kamao dahil sa sinabi niya. Anong gusto niyang palabasin? You're not married yet, sabat ulit ni Kuya. Makikita mo ang pagpipigil sa kanyang awayin ang lalaking nasa tabi ko. Nakita kong hinawakan ni Tito Will ang braso na hudyat na tumigil na siya. Sorry, masyado ka kasing common, akala ko isa ka lang sa mga stockholders. Baling ko sa kanya. Nakita kong tumiim ang bagang niya habang seryosong nakatitig sa akin. Narinig ko pang napasinghap ang mga kasama namin doon, pero wala akong pakialam. He started it, I'm not gonna back down. Excuse me, I need to go. Anyway, thank you for having me here. Alam ko bago dali-daling lumabas, nadinig ko pang tinawag ako ni Kuya Matt. Pero kinain ako ng hiya ko sa ginawa ko, kaya gusto ko nang umalis na lang doon. Inantay ko na lang sila sa labas. Yung hindi ako madadaanan ng mga stockholders. Ayokong makipagplastikan, lalo na kung sa harapan nila akong nilalait. Nakita kong isa-isa na silang naglalabasan, pero sila Tito wala pa din. Sila ang nahuling lumabas, kasabay ang lalaking yun. Isang babae ang agad na lumapit sa kanila, at hinalikan siya sa labi ng makalapit sa kanila. Lalaki nga naman, wala sa sariling nasabi ko nang makita ko kung sino ang babaeng humulik sa kanya. Nakakatawa na siya din pala ang babaeng sinasabi nung nasa CR ako. Maganda naman talaga siya at sapustikada, pero daig niya pa ang gwardya abantay sarado. Do you know her? Nagulat ako nang makitang nasa tabi ko na pala ang pinsan ko, at chismoso ding nakatingin sa babaeng nakabunggo ko kanina. Yes, I think she's the one they're referring as her ex-girlfriend, hindi ko na lang isinatinig ang iniisip ko, baka mas marami pa siyang itanong. Andyan ka na pala kuya, pero nagutom na ako, reklamo ko dito, habang hinihila siya palayo doon, para may iba naman ang usapan. Ihahatid niya kasi ako ngayon sa kafe, ilang linggo ko na kasing hindi iyon nabibisita, at kulang daw sila sa tao, kailangan mag-sub ako. You did well kanina, bukas ni Kuya ng usapan nang makalayo na kami doon sa building. Magaling daw ang ginawa kong pambabare kay Mr. Roosevelt. Natawa tuloy ako, hindi ako masungit, pero pagdating sa kanya, he's bringing out the beast in me. Masyado siyang kinakain ng ego niya, kaya nadadala pati sa ulo niya ang kaibangan niya. Hindi lahat titiklap sa kanya, pera lang naman ang meron siya, hindi ako matatakot sa kanya. Mas lalo tuloy akong napapaisip, kung kaya ko kayang ituloy ang kasal na yon. Ilang linggo na matapos yon, malapit ng mag-isang buwan. Ayokong pagsisihan kung ano man ang desisyon na magagawa ko, gusto ko lahat makikinabang, hindi lang dahil sa ikakasya ko. Pagkadating namin ng kafe, nagmamadali na akong makapasok ng kafe.
pero nasa bungad pa lang ako ng store, ay nagsisiksikan na ang mga tao doon. Akala mo may blockbuster na pelikulang pinipilahan. OMG Beshi, why so tagal? Inaaway na nila yung mga staff mo, nag-iinarte sigaw ng kaibigan kong naluwagan na ata ng tornilyo. Napairap na lang ako nang bigla niya akong hilahin papasok ng kafe, pero kahit yung pintuan hirap na naming buksan. Pagkapasok ko bumungad sa akin ang sandamakmak na bulaklak. Iba't ibang klase ng bulaklak, daig ko pa may flower shop sa dami ng stock ko. Lahat iyon nakapaligid sa buong kafe, counter na lang ata ang hindi niya napapatungan. Imbes na matuwa ako parang biglang nag-init ang ulo ko, nang makita ko ang itsura ng mga customer kung hirap na hirap makapasok. Dahlia, we didn't know may manliligaw kang ganito ka-persistent para punuin ang buong kafe mo, tawag nung mag-asawang regular customer ko. Napakamot na lang ako sa ulo, at wala nang nasabi pa. Pinaubos muna namin ang mga customer, bago isarado ang kafe para maayos ang mga kalat. Pinalabas ko lahat ng bulaklak na andoon, pero namili sila ng mga gusto nila at iniwan sa shop. Yung iba naman nang hingi si Dove at ang ibang staff ko, pero kahit nabawasan na nila halos isang truck pa din ang napuno ng iuuwi kong bulaklak. Iha, magtatayo ka na ba ng flower shop? Sana sinabi mo para natulungan ka namin ng Tita Esperanza mo, alok ni Tita Empress nang mabungaran ang mga bulaklak na binababa galing sa truck. Napakamot tuloy ako ng ulo, kainis kasing lalaking yun ano ako bubuyog para bigyan niya ng ganito karaming bulaklak. Oo yung walang hiyang yun ang nagbigay ng mga yan, pasorry niya daw sa ginawa niya kanina, at sa babaeng nanghalik sa kanya. Edi wow sorry parang gusto niya naman, makapag-react defensive din eh. Naku tita galing yan dun sa lalaking inaway kanina lang ni Dahlia, sabat ni Kuya Matt nang makalapit sa amin. Siya pa ang naghanap ng pwedeng lagyan ng mga yan, para maiuwi ko daw, kasi sayang. Ha, inaway mo tapos ikaw pa ang binigyan ng bulaklak. Nakakatuwa naman yung batang yun, sino ba yun? Pinandilatan ko lang ng mata si kuya, pero mas lalo lang itong natawa. Yung kanina lang ay ngisi lang ngayon halakhak na. Nakita ko itong bumalong kay Tita Empress, kaya ang matanda halatang nagulat sa narinig. Hay nako magkamag-anak nga sila. Hindi ko na inintay si tita, umakyat na ako sa kwarto ko, na-stress ako sa mga bulaklak. Nagpahinga lang ako saglit, at nagpaalam na sa kanilang lalabas ulit. Gusto kong mag-ikot-ikot muna sa mall, aasa rin lang din naman nila ako sa bahay. Una kong pinuntahan ang bookstore na sadya ko, kasi sale sila ngayon, marami akong libro na mabibili. Sa dami ng nakikita kong magandang libro na mura, ay lahat ata ng hawakan ko ay nabili ko na. Ngayon ay hindi ko na alam kung paano ko dadalhin sa kotse ang mga pinamili ko. Dapat pala sinama ko na lang si kuya. Naparami pala masyado yung pinamili ko, bulong ko habang nakatingin sa 10 paper bag na puno ng mga libro. Hindi naman lahat libro ko yan, ilang piraso lang yung sakin. Pero namili kasi ako ng mga libro, para dun sa mga batang nasa ampunan, na madalas naming puntahan ni Dove. Yung iba naman idadagdag ko sa kafe syempre dot isa yun sa nakakahatak ng kapehan ko. Ma'am kailangan nyo po ba ng tulong? Gulat kong tanong ni Kuyang Guard. Nakangiti siya habang isa-isang binubuhat ang mga pinamili ko. Nako ayos lang po ako. Hindi nyo po trabaho yan, meron na pong tutulong sakin, awat ko dito. Ayos lang po ma'am. Wala naman po akong ginagawa, nakita ko lang po talaga kayong na Ma'am Robelma sa dala nyo. Saan ko po ba ito dadalhin? Tanong niya habang palinga-linga sa parking lot. Doon na lang po sa puting kotse na yun. Salamat po hulog kayo ng langit kuya. Sana lahat ng tao kasing bait nyo, todo pa salamat ko dito, habang naglalakad kami papunta sa kotse ko. Bakit po ba ang dami nyo namang librong pinamili ma'am? May bookstore po ba kayo? Tanong nito nang isa-isa niyang ipasok yung mga plastic sa loob. Naku wala po, para po yan sa mga batang nasa ampunan, ibibigay ko po sa kanila. Salamat po ulit ito po tanggapin nyo po para po sa inyo yan, kahit pambili lang po ng merienda ng mga anak nyo, abot ko dito ng pera. Mukhang nagulat siya at lumayo agad sa akin, na-offend ko ata siya. Naku pasensya na po ma'am hindi po kami tumatanggap niyan. Sapat na po ang sahod ko sa akin, na pagkakasya naman namin ng pamilya ko. Sige po aalis na po ako,
Sana po huwag kayong magbago sa kabaitan nyo, nakangiti niyang paalam. Nagalit ata si Kuyang Guard. Kung pagkain na lang kaya ang bilhin ko para sa kanila. Bumalik ulit ako sa loob ng mall para bumili ng pagkain at donuts para sa mga bata. Kaso hindi ko naman mahanap si Kuya. Ma'am, may problema po ba? Pwede po kaming makatulong, ngiting lapit ng isang nag-iikot na gwardya. Ang babait naman ng mga gwardya dito, pansin ko lang simula nang pumasok ako masyado na silang attentive at friendly. Tinanong ko sa kanya kung nasaan yung guard na tumulong sa akin. Ang sabi niya ay nandito lang ito sa taas, parang private area na ata tang pinuntahan ko, wala namang tao. Naku sir, hindi na kami magtataka kung bakit mahal na mahal mo si ma'am, ang bait niya pala. At ang ganda-ganda pa, sana maging maayos din kayo agad, naririnig kong usap sa dikalayuan. Nang silipin ko ito pala yung tumulong sa akin, kaya tinawag ko agad siya. Meron siyang kausap na natatakpan ng pader, kaya hindi ko makita. Saka lamang siya lumingon ng medyo nakalapit na ako. Ma'am, kayo po pala. Ano pong ginagawa niyo dito? Nauutol niyang tanong. Para namang biglang nenerbiyos si Kuya, nakakatakot ba talaga yung perang binigay ko sa kanya? Andito ko lang pala Kuya, kanina pa kita hinahanap, ibibigay ko lang po sana ito sa inyo, abot ko dito ng mga pagkain, gulat siyang napatingin sa dala ko. Ma'am, ang dami naman po nito, tsaka hindi nyo naman po kailangang gawin ito, natatarante niyang abot nung dala ko. Ayos lang po, sa inyo na po yan, hatian nyo na lang po ang mga kasama nyo. Tapos yun pong nasa isang plastic, iuwi nyo na po. Sige po, yun lang po talaga ang ipinunta ko dito. Ingat po kayo, nakangiti kong palim dito. Hindi ko na inintay na magsalita pa siya, baka ibalik na naman sa akin yung dala ko. Tsaka parang feeling ko dot may nakatingin sa akin sa dikalayuan. Paglabas ko doon, ang dami kong gwardiyang nakita nang umingiti at nagbabaw habang pabalik ako sa mall. Ang weird ng araw na ito, parang taong lugar na ito lang. Nang papasok na ako sa isang coffee shop dot may mga dalagitang naghaharutan. Iiwas sana ako para hindi tamaan, pero alanganin din pala ang tayo ko, kaya natambo din ako. Yung expected kong katawan kung babagsak sa tiles ng mall, ay sa isang matigas na mga braso bumagsak. When are you going to care for yourself? Tanong ng isang baritonong boses, kaya napatingala ako. Nakita ko ang inis at pagtitimpi sa mga mata niya. Agad akong tumayo at inayos ang sarili ko. Narinig ko pang humingi ng paumanhin ang mga nakabunggo sa akin, pero hindi ko na ito pinansin. Not so fast, lady. Hawak niya sa braso ng akma akong aalis doon. Don't touch me. Stalker ka ba? Piksi ko ng may one kaming dalawa. Napailing siya habang kakamot-kamot sa ulo niya, baliw ba siya lagi na lang siyang sumusulpot sa buhay ko? Hindi na matahimik ang araw ko dahil sa kanya. What if I'm stalking you? Masama na ba ngayong sundan ang asawa ko? Seryoso niyang sagot, kaya napatawa ako, nakasinghot ka ba? Let me remind you sir, na yung kiniklaim mo na asawa di pa kayo kasal. Huwag kang managinip ng gising oy. Kasal o hindi, asawa kita sa paningin ko. Sa ayaw at sa gusto mo, lagi akong nasa tabi mo, gusto kong matawa sa sinasabi niya, pero masyado siyang seryoso para biruin ko. Pero nakakainis lang na masyado siyang persistent sa usapang asawa na yan. Nakakainis ka na ah, so literal na sinusundan mo ako. You're freaking me out. Sa totoo lang, ano bang gusto mong makuha, why you're so persistent about that wedding? Oh, it's about the company, sayo na ang kumpanya namin, pero hinding-hindi ako magpapakasal sayo, seryoso lang siyang nakamasid sakin, habang nagre-rants ako ng mga sama ng loob ko. Parang bigla akong natauhan sa mga sinabi ko sa kanya. Hindi kita balak guluhin, gusto ko lang malaman na maayos ka. Hindi din kita minamadali tungkol sa kasal, pero hindi ako basta susuko. I'm still gonna claim what's really mine, Miles, kaya mag-aantay ako. Hindi man sa tabi mo, pero tandaan mo lagi akong nakabantay sa'yo, dinig kong sabi niya. Hindi ko na nagawang sumagot pa, dahil mabilis na siyang nakaalis sa harap ko. Ano ba kasing gusto niyang mangyari, at gusto niyang makasal sakin? Kasal, pera. Diyos ko eh, parang ang dami niya naman nun. Mas marami pa nga siyang pera sakin eh, parang kinikilabutan ako, lalo nang sabihin niyang nakabantay siya sakin.
Napatingin ako sa paligid ko, puro gwardya lang naman, baka niloloko niya lang ako. Hi Lord, bakit ba binigyan mo ako ng ganitong problema? Hindi naman ako maganda, at hindi rin naman sexy, para maniwala akong nahuhumaling siya sakin. Mabait naman ako Lord, pero bakit ba pinapahirapan niyo ang buhay ko? Ayoko pang makasal, bata pa ako, tapos hindi ko naman siya mahal. Ganito rin ba yung nararamdaman ng mga taong nasa arranged marriage? Yung ayaw mo namang matali sa isang taong hindi mo kilala, at hindi mo din mahal pero kailangan. Dahil sa sandamakmak na responsibilidad na nakaatang sayo, minsan mas masarap pang mabuhay ng simple, normal na buhay at normal na responsibilidad lang din, yung walang pressure gaya nito. Sana kayanin kong makasurvive dito, at sana pag dumating na yung oras na yun, makapag-desisyon na ako ng tama. Sunog, naririnig kong may sumisigaw, pero hindi ko alam kung saan. Maya-maya narinig ko pa ulit, tapos may mga kalabog na. Akala ko na naginip lang ako, pero nung marinig kong maigi yung sigaw, nanggagaling pala sa labas ng kwarto ko. Dali-dali akong napabangon ng maalimpungatan ako, dahil sa mga sigaw at kalabog na yon. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta, basta pagkabangon ko kinuha ko lang ang cellphone ko, at dali-dali na akong lumabas ng kwarto. Muntik pa akong mahulog nang magkamali ako ng hakbang, dahil sa bigla pumutok. Ay nanay ko po, mami naman wag mo naman akong kunin agad. Ayoko pang mamatay na di pa nagkaano, usul ko habang pababa ng hagdan. Hindi ko alam kung nandito pa sila kuya at tita, pero mukhang ako na lang ang naiwan dito sa bahay. Pati ata sila kinalimutan na ako magiging ulila na talaga ako ng tuluyan nito. Happy birthday! Sabay-sabay nilang sigaw nang buksan ko ang bakaanang pinto, para sana makaalis na. Salamat pero may sunog daw, halika na mamaya na yung birthday ko, sabi ko habang hila-hila si Dove. Pero mas lalo ako nagulantang, nang mabungaran ko ang madaming taong malawak ang ngiting nakatayo sa hardin. Nang bumaling ulit ako sa likod ko, lumapit sakin si Kuya Matt, na may bitbit na bulaklak at cake. Happy birthday princess, nakangiti niyang bati sabay yakap sakin. So wala talagang sunog, sabay-sabay silang tumungo ng nakangiti, habang tinuturo ang magaling kong kaibigan. Sorry Beshi, happy birthday, nakapis sign niyang sabi, habang nakasiksik kay Javier na kain naman ng kain. Si Dove talaga ang nakaisip nung sunog, at mga kalabog niyang effect. Para daw mas exciting, pero mukhang tama nga siya, exciting yung itsura mo ngayon princess, bulong ni Kuya Zian, kaya napatingin din ako sa sarili ko. Dali-dali akong napatakbo pabalik ng bahay, habang naiwan silang nagtatawanan. Narinig ko pa si Tita Esperanza pinagdadahan-dahan ako sa pagtakbo. Just ko tita, sa mga oras na ito hindi ko pwedeng ipagwalang bahala ang itsura ko, dahil mukha talaga akong nasunugan. Ikaw ba naman lumabas ng nakasando na laylay na ang mga strap, tapos yung short kong simula pa ata nung elementary ako suot ko na ta. Kasya pa naman siya, kaso mukhang pek-pek shorts na lang ang itsura nito. Tapos yung buhok kong pwede ng pugerin ng mga ibon, and for heaven's sake hindi pa ako nagto-toothbrush. Halos 5 minuto lang ata akong naligo, nagbihis, at nag-ayos ng sarili. Paano ba naman kasi may malaking asungot na katok ng katok sa kwarto ko, habang nag-aayos ako at sumisigaw ng bilasin ko. Happy birthday, talon niyang yakap nang buksan ko ang pinto ng kwarto ko, muntik pa kaming bumagsak sa pinaggagawa ng babaeng ito. Ang likot-likot mo no, porket andyan yung jowa, kailangan talandi. Alis nga dyan, bigwasan kita dyan eh, may kasalanan ka pa sakin, tulak ko sa mukha niya nang hahalikan sana ako, pero tumawa lang ang babae. Makatalandi ka naman wagas, di pwedeng masaya lang ako makita ka ulit, tagal kaya naming plinano tapos bubusangot ka na lang. Meron ka ba, ang init ng ulo natin eh. Paki mo, bati ka ng bati, wala ka namang regalo. Tere na nga, nagugutom na ako, ayako dito, pero nauna na akong lumabas ng kwarto. Pagdating ko ng hardin, isa-isa nang bumati yung mga tita at pinsan ko. Actually sila lang naman talaga ang bisita ko, maarte lang din talaga ako. Tsaka minsan lang kami magkita. Maya sabihin talagang naging ulilang lubos na ako, kaya naging dugyot na ako. Tita ganda, happy birthday, napangiti ako nang biglang makita si Kuya Matt kasama si Baby Zet, na kamakawag-kawag pa ang kamay nang makita ako.
Beshi, natutuwa talaga sa'yo si Baby Zet. Di kaya mukha kang clown sa paningin niya. Singit ng bruha kong kaibigan habang cargo ko si Zet. Baby, paluan mo nga yung ninang mo. Hindi ko alam ba't kinuhang ninang ng tatay mo yan, baka maging ganyan kapag laki ah. Kausap ko dito habang pinapalo yung kamay niya sa kamay ni Dove. Pero habang kinakausap ko siya, mas lalo lang siyang tumatawa. Iha, may gusto ka bang kainin? Kukuha ako ng food. Tanong ni Tita Empress nang lumapit siya sa amin. No tita, I'm fine po, tsaka nandito naman po si Dove. Enjoy na lang po kayo, tsaka may mga katulong naman. Tita, wag mo ako masyadong intindihin, yakap ko dito kasi simula ng araw na nawala si Mommy, sila ang laging nasa tabi ko. They even adjusted their schedules and daily routine for me. Sige, maiwan muna kita, at baka yung tito mo kumakain na ng bonggang karne doon, Dove, feel at home ah. Si Javier, asan na ba? Thanks tita, naku, wag niyo pong intindihin yun. Pag nawala yun sa kainan sa lamesa na lang po yun mahahanap, nakangiti naman itong tumango bago bumalik sa lamesa nila. Princess, here's my gift for you. Abot niya sa akin ang isang box, automatic akong napayakap sa kanya nang makita ko ng laman nito. Oh, you really know me? Thank you kuya, I love you. Pero may inabot pa ulit siyang envelope kaya nagtaka ako. Sayo din ta. Tak ang tanong ko nang makita ang laman noon. Isang 1-month European cruise and its date 2 days from now. It's a gift from someone. Just use it para naman makapaglibang ka, tsaka matagal mo nang gusto yan, hindi ba? Hey, why are you crying? Kuya naman kasi, nakakainis, all of you were always giving me favor. Daig ko pa spoiled brat na magta-trantems, grabe kayo sakin. Kaya ko namang tumayo sa pa ako, hindi nyo kailangan maging vulnerable sakin. Nangako ako kila Mommy na magiging malakas ako, at kakayanin ko lahat. Ngayon ko lang masasabi te sa inyo sa lahat ng taong nakapaligid sakin, after that incident in my life marami akong natutunan. Pero thank you sa lahat-lahat ng pagmamahal, pag-iintindi, at pagpaparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. You're indeed my family and thank you for making me one of you. Napaiyak na ako sa kadremahan ko, pero hindi lang pala ako kasi lahat sila umiiyak na. Birthday mo, puro ka kadremahan princess. Pumapangit ka na. Happy birthday, ginulo lang ni Kuya Zian ang buhok ko, alam niyang ayaw ko yun pero gustong gusto niya namang ginagawa yun, Zian naman eh. Nakakainis ka talaga. Tama na yan, blow your candle na Dahlia dot and make a wish, saway ni Tita Esperanza, habang papalapit dala ang cake na mukhang siya na naman ang nagbake. Sobrang saya ko habang nakikita silang tuwang-tuwa sa pagkanta ng happy birthday sakin. Ito ang pamilyang iniwan nyo dad, mom, sila ngayon ang bumubuo ng bawat araw ko. Sila ang nagiging dahilan ng mga ngiti, at patuloy kong pagkapit sa pag-asa. Sana nakikita nyo kung paano ako patuloy na mabubuhay, at patuloy na lalaban sa hamon ng buhay. Wish, 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 dinig kong sigaw nila. Napapikit at tahimik na nagdasal at humiling. Nagpatuloy ang walang katapusang kantahan kainan.at inuman pati ang kakulitan ng mga pinsan ko. Ay, may mga poging dumating o, sigaw ng isang pinsan ko. Nakita ko doon na sunod-sunod na pumasok sila North. Napangiti ako nang makita ang itsura nila, siguro galing patang mga ta sa trabaho nila. Happy birthday Dahlia, sabay-sabay nilang bati. Pero may isang nag-ante na makalayo ang lahat bago lumapit sa akin. Happy birthday Dahlia, bati niya ng kaming dalawa na lang. Napailing ako, minsan hindi ko alam sa lalaking ta, yung maarte at pa-special o sadyang mahiyain. Pa-special ka no, tukso ko dito pero mas lalong nahiya at napayuko na lang siya habang kumakamot sa ulo. Ang cute niya, para siyang batang nahihiyang makita ng crush niya, ay crush niya pala ako. Hindi naman, oy, trip to Europe. Ilang weeks? Tanong niya nang makita ang ticket na hawak ko. 1 month, bigay ni Kuya Matt, ewan ko ba paano niya nalaman na gusto ko ito. Dapat ito din yung gift na hihingiin ko kila Mommy. Kaso hindi na rin pala nila maibibigay sakin, malungkot akong napangiti nang maalala ko, na bago sila umalis, safety is the gift that I wanted from them. But I guess their time here on earth is enough. At least kahit nasa malayong lugar na sila, masaya sila, napangiti ako sa sinabi niya. Masaya silang may mga taong gagawa pa ng mga bagay na gusto nilang gawin para sa'yo.
Nasa sayo na yun kung paano pasasayahin ang sarili mo. So cheer up, okay? Everybody's here for you. Okay, napatungo ako sa sinabi niya. I know, mahal ako ng Diyos kahit kinuha niya man ang mga magulang ko, alam kong may dahilan yun. Oy, sinusolo mo na naman si Dahlia baby dyan ah. Try mo din minsang makihalabilo sa kamag-anak niya, baka magkapag-asa ka, pangaasar ni North nang dumaan ito sa amin. Kaya yung kasama ko lalo nalang nahiya sa pinagsasabi ng kaibigan niya. Huwag mo na nga pansinin yun, lakas talaga Manggasar. Ang dami pala ng family niyo no. Sabi nito nang mapatingin kami sa dikalayuan. Abala sila kasi nagpapalaro sila Dove, syempre ang bida ang matatanda. Nakakatuwa nga kayo, parang hindi ka talaga napipikon kay North. Minsan tuloy iniisip ko kung nalulungkot pa kaya yung mga kagaya niyang tao, sabi ko habang nakatingin kay North na tawa ng tawa sa mga naglalaro ng trip to Jerusalem, pero ang gamit nila bang kito? Every person has a dark side, Dahlia. Yun ang lagi mong tandaan, lahat tayo may tinatago. Yung mga bagay na takot tayong ipakita sa lahat. Seryoso niyang sagot habang pinaglalaruan ang pagkain na nasa lamesa niya. Napatitig tuloy ako sa kanya, ikaw kaya Storm, anong meron ka na itinatago mo lang din, gaya ng mga ngiti sa likod ng malungkot na mata ni North. Ikaw meron ka rin bang tinatago sa iba? Sa akin, di ko mapigil ang itanong. Napatitig siya sa akin, bago muling tumingin sa mga taong nasa harap namin. The way he stare, it's better to leave it behind. Halos hindi ko na namalayan na natapos na pala yung party. Nakatulog na kasi ako sa sala, di ko alam kung sa sobrang antok o sa sobrang kalasingan. Bukas na ang alis ko, pero parang hindi pa rin mag-sink in sakin na may cruise ako. Yung lalaking yun hanggang ngayon hindi na siya nagparamdam, siguro talagang tinutuon niya yung sinabi niya. Pero minsan hindi ako mapakali. Pati pag naliligo ako nagmamadali ako, kasi feeling ko nakikita niya din ako. May sapak siguro talaga ang ulo nung lalaking yun, nakakainis. Asawa ng asawa tapos birthday ko, hindi man lang ako naalala. Kahit bati wala man lang, bulong ko, habang nakaupo sa swing sa likod bahay. Hoy, anong binubulong-bulong mo dyan? Wala, sabi ko, may asungot na naman dito sa bahay, irap ko dito bago kumain ulit nung cake. Ang dami pa din kasing natira. Kahit yung mga ulam masyado at ang madami yung pinaluto ni Tita Esperanza. Makaasungot ka wagas ah. Nandito ako para dalhin yung hinihiram mong malita. Yaman-yaman mo nang jihiram ka lang ng malita. Ba't hindi ka kaya bumili no? Nang hiram kasi ako sa kanya ng malita. Nakakatamad bumili, hindi ko naman lagi magagamit. Hindi naman ako businesswoman na laging nag-out of the country. Pag nasira edi papalitan ko na lang, meron naman akong malito kulang lang sa dadalhin ko. Kahit sinasabihan ako ni Tita Empress na wag na magdala ng marami, kasi makakabili din naman daw ako doon pag dumaong ang barko. Iha, mag-ingat ka doon ah. Nasa iyo naman yung passport mo, diba? You have your card din naman, kaya be safe, okay? Bili ni Tita Empress. Actually akala ko si Kuya Matt at Kuya Zian lang ang maghahatid sakin. Pero hindi isang van silang andito sa may port. Hindi pa naman nagpapakyat kaya nandito pa kami sa waiting area. Lahat sila may bilin kahit si Tito Will at Tito Benny Panay paalala din. At tawagan ko daw sila kung may mangyari. Princess, keep safe, okay? And enjoy, minsan lang yun, tsaka mag-enjoy ka ng husto. Huwag ka papastress, paalala ni Kuya Zian, tumungo na lang ako dito. Napapagod na ako kakasagot eh, dami nilang bilin, kala mo hindi ako uuwi. Dahlia, kailangan na naming umalis ah. Be safe, okay? This is for you, alam ko naman magiging okay ka doon. Give yourself a break from everything. And Princess, sorry, sabi niya habang nakayakap sakin, kaya napatingin ako dito pero tinapik lang nito ang pisngi ko, bago sila umalis. Napatingin ako sa paligid, halos ang dami ko rin palang kasabay na sasakay. Sana ito na yung hinahanap kong peaceful na sa buhay. Gusto ko muna ng tahimik at walang magulo, ayoko muna isipin yung mga haharapin ko pag uwi ko. Hindi rin nagtagal, nagpaakyat na rin sila. Isa-isa naman kami may mga nag-a-assist sa amin. God, this is life, sigaw ko habang nakatingin sa port na pinanggalingan ko, na ngayon ay paliit ng paliit. Sobrang sarap ng hangin na ganito kapresko.
Nagtatayuan ang mga balahibo ko, sa sobrang lamig ng hangin na tumatama sa balat ko. Napapitlag ako ng may bomb alert sa aking balabal mula sa likod. Agad kong nilingon kung saan nanggaling ang balabal. Pero sa dami ng taong naglalakad sa likod ko, ay wala akong mamukhaan na pwedeng magbigay nito. Pati ba naman dito magkakaroon ako ng stalker dot ang ganda ko diba? Hello kuya, napatawag ka. Wala pang isang oras miss muna ako. Nakangisi kong sagot dito. Pero nangunot ang noo ko, nang biglang may waiter na lumapit sa kinauupuan ko at naglapag ng juice. Sorry pero hindi ako nag-order, sabi ko dito nang elapag niya ang dala niyang juice. But someone ordered us, na ibigay daw sa inyo itong order nyo. Sumusunod lang po kami ma'am. Salamat po, umalis na ito bago pa ako makapagprotesta ulit. Something wrong. Wala kuya. Anyway ba't napatawag ka? Balik kong tanong dito, habang iniikot pa rin ang mata ko sa may lounge na kinauupuan ko, pero wala pa rin akong makitang kaoy na hinala. Gusto ko lang malaman kung maayos ka. Sa ngayon mukhang ayos ka pa naman. Ingat ka. Love you princess, saad nito bago ibinaba ang tawag niya. Di man lang ako hinayaang makasagot na wala agad. Baliw din eh. Inubos ko muna ang juice na binigay sakin, bago ako nag-ikot-ikot. Ang ganda ng barko na napili ni kuya pang first class atata. Bumalik ako sa deck kung saan ako galing kanina. Gusto ko ang dagat ang alon nito, kahit pa medyo malamig. Pagpapalikuna ako sa nang mabunggu ko ang isang crew na may dalang inumin, buti na lang hindi natapon sa akin. Pero muntik naman akong matamba, at madulas nang natapon yon sa sahig. Mabuti na lang tinulungan ako ng crew, hindi ako bumagsak. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Silap sa akin ng crew, napatingin agad ako sa likod ko. Happy birthday wife. I told you that I'll be watching you. Literal na napanganga ako nang makita kung sino ang tumulong sa akin. Sinasadya mo ba talagang madisgrasya kapag alam mong nasa malapit ako? Iiling-iling nitong dagdag bago ako hinela papalayo doon. Nananaginip ba ako? Hindi isa tang bangungot. Hindi ko kakayanin na makasama ang lalaking ito dito sa barko. Baka bigla na lang akong tumalon sa dagat at magpakain sa pating. Sa dami ng pwedeng makasama. Bakit siya pa? At sa dami ng lugar dito. At ngayon hinahayaan ko siyang hilahin ako, di ko alam kung saan papunta. Pati ata sarili kong utak tinangay na ng alon kanina. Good luck sa pangarap kong cruise.